Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Iwinagsiang kasalanan, nalupig ang kamatayan, sinayan natin ng pag-asa sa pagsilang ng bagong buhay. Magalak at magsaya tayo pagkat si Kristo'y nabuhay na. Purihin ang Diyos sa dakilang araw na ito, ating isigaw, Alleluia, Alleluia. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga sumasampalataya sa iyo ay iyong binuhay sa tubig ng binyag na pinagsilangan. Lingapin mong lagi ang mga isinilang kay Kristo ngayong ang kasalanat kamatayay kanyang natalo upang ang mga bininyagan ay manatili sa pagpapala mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya ron ang isang lalaking nangangalang Enias. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Enias, ani Pedro, pinagaling ka ni Hesukristo. Tumindig ka't ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Hope naman, may isang alagad na babae, ang pangalay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihin, usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya ay nagkasakit
at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa hope ang lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang dalawang lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa hope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nanangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas nung ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Hope, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko't Panginoon, ano ang aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwi ng magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis yang magdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayon'y maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking iyahandog? Magsitayo po ang lahat. Espiritu bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Sapagkat talastas ni Jesus, buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya. At kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinabi na walang makakalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig ba din ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayoy natitiyak kaming kayo ang banal ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Matapos ang halos isang linggong diskurso tungkol sa tinapay na nagbibigay buhay, o matapos ang pangangaral ni Jesus tungkol sa tinapay na nagbibigay buhay, nitong mga nakalipas na araw, nitong linggong ito, paulit-ulit na tinuturo ni Jesus ang tungkol sa tinapay na nagbibigay buhay. Paulit-ulit na sinasabi ni Jesus na ang kanyang laman ay tunay na pagkain at ang kanyang dugo ay tunay na inumin. At ang sinumang tumatanggap nito ay mananahan sa kanya ang presensya ng Diyos. Sino mang kumakain at sino mang umiinom ng kanyang dugo, mananahan ang presensya ng Diyos. Paulit-ulit itong sinasabi ni Jesus, ngunit sa pagkakataong ito, sa ating ebanghelyo, marami sa mga alagad at sumusunod kay Jesus ang nagduda, ang nagdalawang isip sa sinasabi ni Jesus. Kaya nga ang sabi ng marami, mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito? Ang hirap naman talagang unawain kung paanong ang katawan at dugo ni Jesus ay makapagbibigay ng buhay. Paano nila kakanin ang laman ni Jesus? Paano nila iinumin ang dugo ni Jesus? Hindi maabot ng kanilang isip, kaya hindi nila mapaniwalaan ang aral na tinuturo ni Jesus. Kaya marami sa mga alagad ni Jesus, nahati
Yung iba, umalis, tumalikod, hindi na sumunod, at nawalan na ng pananampalataya. Kaya nga, ang tanong niya sa 12, ibig din ba ninyong umalis? Marami nang umalis, marami nang tumalikod dahil hindi nila maunawaan ang tinuturo ni Jesus. Pero ang 12 na natili kay Jesus, sumampalataya pa rin kay Jesus. Mga kapatid, sadya, ano po kapag ang isang tao pinapangaralan, nahihirapan unawain ang itinuturo? Hindi ba? Nung mga bata pa tayo, sinasabi ng ating mga magulang, mag-aral kayong mabuti. Kung gusto ninyong magkaroon ng magandang buhay, kung gusto ninyong umahon sa buhay, hindi po ba? Simpleng pangaral. Pero nung bata ka, nung ikaw ay pinapangaralan, hindi mo maunawaan. Kasi ang gusto mo, magbulakbol. Ang gusto mo, walang hirap. Ang gusto mo, maglakwatsa. Hindi mo maunawaan ang itinuturo. Hindi abot ng isip mo ang tinuturo. Pero noong nahirapan ka na, nung tumanda ka na, doon mo lang napagtatanto ang aral na tinuturo. Anong sinasabi sa atin? Kapag ikaw ang pinapangaralan, hirap mo itong abutin. Hirap mo itong intindihin. Hindi ba? Ang mga nagre-react lang naman sa mga turo ni Jesus ay yung mga pinapangaralan ni Jesus. Hirap mong intindihin ang aral tungkol sa pagnanakaw dahil ikaw ay magnanakaw. Hirap mong tanggapin ang turo sa pangangalunya kasi ikaw ay nangangalunya. Hirap mong tanggapin ang turo tungkol sa pagsisinungaling kasi ikaw ay sinungaling. Di ba ganun? Kaya lang naman tayo naglalaban, nagre-react, at hindi naniniwala sa tinuturo kasi tayo ang pinapangaralan. Sadya naman talaga, mahirap at masakit ang mga pangaral ng Diyos. Pero kung ating uunawain at pagkakatiwalaan ang Diyos, ito ang magdadala sa atin sa maayos at tuwid na landas. Yung mga hindi naniwala kay Jesus, tumalikod, lumayo, nawala ng pananampalataya dahil hindi nila matanggap ang pangaral ni Jesus. Tanging ang 12 na alagad ni Jesus ang nanatili. Maaring hindi rin nila naiintindihan ang pangaral, pero nauunawaan nilang kailangan nilang pagtiwalaan si Jesus. Ito po ang hamon sa atin. May mga aral ang Diyos. May mga tinuturo ang Diyos na hirap man nating abutin. Sana buo ang pagtitiwala natin. Dahil hindi tayo ipapahamak ng Diyos. Yung mga nagbubulong-bulungan dyan at hindi naniniwala sa mga aral ng Diyos, sabi ni Jesus, kilala ko ang magkakanulo sa akin. Kilala ko kayo. Ito po yung hamon sa atin. May mga aral na hindi man natin maabot, hindi man natin maunawaan, pero sana buo
ang pagtitiwala natin sa Diyos. Dahil kahit kailan, ang pangaral ng Diyos ang magdadala sa atin sa kabutihan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, iniahatid sa atin ni Kristo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan at tayo ay sumasampalataya. Bunga ng pananampalatayang ito, may pagtitiwala tayong magsumamo sa ating Ama sa Langit. Nadinggin ang mga panalangin ng pamayanang ito. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng simbahan, naway sumunod sa Panginoon ng buong puso, isip at lakas, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga pinuno ng mga bansang nagdaranas ng kaguluhan, naway walang patid na magsikap na makapaghatid ng kapayapaan at katarungan sa kanilang mga bansa, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Atinawang maunawaan na ibinibigay ng Diyos ang pinakadakilang katunayan ng kanyang pag-ibig sa nananatiling presensya ng banal na sakramento, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga may sakit at nagdurusa sa matagal ng karamdaman, naway magkaroon ng kapayapaan ng damdamin na dulot ng nagbibigay ginhawa, mga salita ni Kristo, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ang mga namayapa naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sama natin sa ating panalangin ang isang payapa at tapat na eleksyon. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kaming tapat sa iyong anak. Ama, nasa iyong anak ang mga salita ng buhay. Wala kaming patutunguhan kundi sa kanya. Inialay namin ang aming mga panalangin sa ngalan niya na nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Bukas palad naming alay mga bungang ito ang tinapay at alak na sa lupay hango pati puso
namit-isip, laan din sa'yo nang magbagot maging ilaw, gabay tulad mo. Panginoon, Panginoon, sapat na ito ang matulad sa iyong pusong yakap ang buong mundo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iniyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa,
ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Hinihiling namin kami iyadya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Hallelujah.
Jesus Nazareno. Alleluia. Hari ng buong mundo. Alleluia. Parangalan ang Ama. Alleluia. Sa dakila niyang gawa. Alleluia. Binuhay niya si Kristo. Alleluia. Ang pag-asa ng tao. Alleluia. Si Jesus Nazareno. Alleluia. Makalangit na suko. Sa siya'y mamatay. Alleluia. Ang Diyos ay nalugod. Alleluia. Sa kanyang nga pang lingkod. Alleluia. Si Jesus Nazareno. Alleluia. Hari ng buong mundo. Alleluia. Manalangin tayo. Magsitayo na po ang lahat. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Son, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Jesus Nazareno, inarangakan namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nazareno, iyong walhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.